Hello po, welcome sa aking YouTube channel. Itong buong video na ito ay yung part 2 ng chess opening na kung tawagin po ay Alekhine's Defense. So tara, samahan niyo po akong pag-aralan at intindihin ang larong chess. So, para po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so, pa-click po yung subscribe button at i-hit nyo po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na ating i-upload sa ating YouTube channel. So, nung nakaraang video natin sa part 1 ng Alekhine's Defense, ang pinag-usapan po natin doon ay yung ibang mga variation bukod dun sa mainline. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin yung mainline ng Alekhine's Defense at yung mga iba't ibang mga variation at mga linya na pwedeng pasukin dito. Medyo marami-rami din po ito. So, umpisahan po natin. So, sa mainline po, ang ginagawa, hinahabol po yung knight sa pamamagitan po ng tira na e5. So, syempre po, ang black, iilag po yan, pupunta po yan dito sa may d5. So, una pong variation ng mainline ay yung tinatawag na two knights variation. Ang ginagawa po dito ng white, nilalabas niya po yung kanyang knight dito sa may c3. So, inaatake po yung knight ng black dito po sa may d5. Then, kakainin po yan ng black. Then, yung white po, ang pangkakain niya po ay yung pawn niya dito sa may d5. Tapos po yung black, ititira po niya ay d6. Inaatake po yung pawn ng white dito sa may e5. Ang white naman po, titira po yan ng bishop dito po sa may c4. So, ang plano po ng white, inaatake niya po yung pawn ng black dito sa may f7. So, dito po, isang malaking pagkakamali kapag kakinain po ng black yung pawn dito sa may e5. So, bakit po natin nasabing pagkakamali yon? So, pawn takes e5. Ang gagawin po ng white, itutuloy niya yung plano niya na kainin yung pawn dito sa may f7 check. So, wala pong pwedeng gawin dito ang black, kundi kainin ng king yung bishop. Pag kinain po ng king yung bishop, libre po ngayon yung queen ng black. So, dito po, talo na po dito yung black. Ang madali na pong ipapanalo yan ng white. Next variation naman po ay yung tinatawag na Larsen attack. O paano po yung Larsen attack? Ang ginagawa po dito, hinahabol po ulit yung knight ng tira na c4. So, syempre, iilag po yung black. Ilalagay po yung kanyang knight dito sa may b6. Then, titira po ulit ng pawn dito sa may c5. Ang disadvantage lang po ng tira na ito ay medyo hindi kagandahan po yung mga position ng mga pawn. No? Overextended pawn ang tawag po dyan. So, madali pong atakihin yan kapag ka-overextended po yung mga pawn. Next naman po ay yung tinatawag na balog variation. So, ano naman po yung balog variation? So, na tumitira po ang white ng d4. Tapos po yung black titira ng d6. Tapos po yung white titira po ng bishop c4. Inaatake po yung knight. Iilag po yan. Ilalagay po dito sa may b6. Bishop b3. Pawn takes e5, queen h5. So, ang gusto po mangyari dito ng white ay atakihin po yung pawn ng black dito po sa may e5 and at the same time, yung weak na pawn dito sa may king side which is yung f7. So, syempre, malalagay po sa alanganing posisyon kung ang maaatake po ng white ay yung pawn ng black dito sa may f7. Kaya ang tira po dyan ng black ay e6. So, tinatakpan po yung dadaanan ng bishop dito sa may b3. Yan. Tapos po yung white, kakain po yan, pawn takes e5. So, dito po sa balog variation, meron pong trap dito. So, ibalik ko lang po dun sa unang tira. So, tumitira po ang white ng bishop, nilalagay po dyan sa c4. So, wag na wag pong gagawin ng black dito, nakainin po yung pawn dito sa may e5. Kasi dyan po nag-uumpisa ngayon yung trap. Babawi po yung white. Kakainin po yung pawn dito sa may e5. Ang gustong mangyari po ng white dito, mabuksan yung file D. Madagdagan po yung pressure dito sa knight ng black sa may d5. No, kasi dalawa po yung nakatutok dyan.
yung queen ng white at saka yung bishop sa may c4. So for example, inalis yan ng black. Inalis, nilagay po dito sa may b6. Ang gagawin po dyan ng white, kakainin po yung pawn dito sa may f7, naka-check, wala pong ibang magagawa kundi kainin ng king yung bishop, libre po yung queen. Madali na lang po itong ipapanalo ng white. Next po na variation dito po sa main line ng Alekhine's defense ay yung tinatawag na modern variation. Ang modern variation po, ganito po ang nangyayari. So main line, magtutulak po ng pawn dito sa may e5, knight d5, d4, d6. Tapos po yung white, tumitira po ng knight f3. Yan po yung modern variation ng Alekhine's defense. O pwede pong ituloy itong modern variation sa ganitong setup. So titira po ang black ng bishop g4. So ipinipin po yung knight dito sa may f3. Yung white naman po, titira po yan ng bishop e2 para po matanggal yung pin dito sa may knight at magamit. Ang black po, titira ng e6. Then magkakasling po ang white. O di kaya naman po, titira po ang black ng c6. Pawn takes d6. Yung black po, pawn takes d6. Meron pa pong isang sub na linya dito po sa modern variation na kung tawagin po ay Larsen variation. So, paano naman po yon? Pagka knight f3 po ng white, ang black po, nagpo-pawn takes agad dito sa may e5. Tapos knight e5, e6, c4, knight d6, knight c3, g6, preparing for fianchetto, bishop e2, bishop g7, castling po ang white, castling po ang black. O, yan po ang Larsen variation ng modern variation. Now, next po ay yung tinatawag na exchange variation ng Alekhine's defense. Nangyayari po to kapag ka ang white tumitira po ng c4, so ilalagay po ng black yung kanyang knight dito sa may b6, then kakain po ang white dito sa may d6, then kakain po ang black sa d6 gamit po yung pawn niya dito sa may e7. So ang tawag po dyan, exchange variation, kasi nag-exchange po ng pawn. Sub na linya dito po sa may exchange variation ay kung tawagin po ay Voronets variation. So sa Voronets variation po, mayroong dalawang linya na pwedeng pasukin. So isa-isahin po natin. Ayan. Yung una po, tumitira po ng knight c3, g6, bishop e3, bishop g7, rook c1, castling po ang black. At ito na po yung Voronets variation, tumitira po ng b3. Ayan. Pagka b3, meron pong dalawang common reply po dito. Yung una po, tumitira po ng knight c6. Pagkatapos po ay d5, then po yung black, iilag niya po yung kanyang knight, ilalagay sa e5. So napansin niyo po dito yung magandang pawn skeleton na nabuo ng white. So kung kayo po ang black dito, so hahanapan niyo po ng paraan para mabasag yung pawn structure ng white, no, mula dito sa A file hanggang dito sa may D file. Pangalawang common reply po dito, pagkatapos po ng white na tumira ng B3, ang ginagawa po ng black sa halip na mag knight c6 ay magtutulak po ng pawn dito sa may c5. So gusto po agad maipag-exchange ng pawn. Pagka naipag-exchange po ng pawn ng white, halimbawa, pawn takes c5, pawn takes c5, queen takes d8, rook takes d8. Isa pa pong pwedeng mangyari dito ay kapag tumira po yung white ng bishop d3, tapos po yung black titira ng bishop d7, then yung white titira po ng knight f3 para po i-prepare po yung kanyang king sa castling. Then yung black magka-castling, then white magka-castling. So isa pa pong linya na pwedeng pasukin dito sa Alekhine's defense exchange variation ay ganito. So ang white magna-knight c3, then black titira po ng g6 para po i-prepare po yung fianchetto. Bishop e3, bishop g7, rook c1,
Then Castling po ang black. Knight F6, Bishop G4, Bishop E2, Knight C6, Castling po ang white, Queen E7, Queen D3. Para po makumpleto yung development. So next po na variation para po sa Alekhine's defense mainline, at ito po yung pinaka-popular, ay yung tinatawag na 4 pawns attack. Na ang ginagawa po ay ganito. So nagtutulak po ng pawn dito sa may E5, umiilag yung knight, nilalagay sa may D5, then mag D4, yung black po ay mag D6, mag C4 po ang white, ilag po ang knight, ilalagay sa may B6, then po magtutulak po ng pawn dito sa may F4. So 4 pawns attack po ang tawag dyan. So paano po pwedeng matuloy itong 4 pawns attack? No? Pwede pong kumain po ang black dito sa may E5, then babawi po ang white sa pamagitan ng pawn niya dito sa may F5. Then knight C6. So ang gusto po dyan, lagyan po ng pressure itong pawn dito sa may D4. So ina-atake po yan ng dalawang pyesa, yung knight sa may C6 saka yung queen ng black dito sa may D8. Ang white po, bishop E3. So dinadagdagan po yung depensa ng pawn. Bishop F5, knight C3, then E6, knight F3, bishop E7. So ang white po titira po ng D5, pawn takes D5. So ang white po ay babawi gamit po ang pawn dito sa may C4. Naglalagay po ng threat sa knight ng black sa may C6. Iilag po ang knight, ilalagay po sa may B4. Then knight D4, ina-atake po ngayon ng white itong bishop ng black sa may F5. Aatras po yan, ilalagay po sa may D7. E6, hinahabol po yung bishop. Pawn takes E6. Pawn takes E6. Bishop C6. So meron pa pong tatlong variation na pwedeng pasukin dito po sa may 4 pawns attack. Ang una na po dyan ay yung Cambridge variation na tumitira po ang black ng G5. No, pawn takes G5, yung black po, pawn takes E5, pawn takes E5, queen takes D1, check. So yung king, operasadong kumain po, king takes D1. So anong nangyari po, lumamang po sa posisyon dito ang black. No, bakit? Nakahang po yung pawn ng white dito sa may C4. And at the same time, meron pa pong isolated pawn ang white dito sa may E-file, and hindi na po maakapag-castling yung king ng white dahil na-imove na. Siyempre, alam po yan ng white, so hindi kakainin ng white yung pawn sa may G5. So, ibalik po natin. So, ang pwede pong mangyari dito ay knight C3, bishop G7, ng kafianchetto po, ang bishop ng black, queen H5, so, ina-atake po ng queen yung pawn dito po sa may G5, and at the same time, gustong atakihin po yung pawn ng black dito sa may F7. Pawn takes F4, bishop takes F4, pawn takes E5, bishop takes E5, bishop takes E5, queen takes E5. So, ina-atake po yung rook ng black dito sa may H8, kaya i-move niya yan, lalagay niya sa G8. Then, yung white po ay magka-castling dito po sa may queen side for safety, and at the same time, sinusuportahan po yung pawn niya dito sa may D4. Isa pa pong linya na pwede pong mangyari dito po sa may 4 pawns attack ay yung tinatawag po na Trifonovich variation. So, ano po yung Trifonovich variation? Ito po yan. Pawn takes E5, pawn takes E5, bishop F5, knight C3, E6, knight F3, bishop B4. So, pinipin po yung knight ng white dito sa may C3. Bishop D3, tinatapatan po yung bishop ng black dito sa may F5. C5, inaatake yung pawn dito sa may D4. Then, bishop takes F5, pawn takes F5. So, ang tawag po dyan ay Trifonovich variation. At yung panghuli na pwedeng pasukin na variation dito po sa may 4 pawns attack ay yung tinatawag na Fianchetto variation.
So, paano naman po nangyayari yung Fianchetto variation? So, kanina dun sa Cambridge variation, nalalagay po yung pawn dito sa may G5. Sa Fianchetto variation naman po, dito lang sa may G6. Then, Knight C3, Bishop G7, Bishop E3, castling po ang black, C5 po ang white, inaatake po yung pawn dito sa may D6. And at the same time, inaatake din po yung knight dito po sa may B6. So, obligado pong umilag yung knight. Ilalagay po yan dito sa may D7. Knight F3, then yung black mag BB6. No, para po atakihin naman yung pawn dito sa may C5. So, pwede po matuloy ito sa pamagitan po ng pawn takes D6. Pawn takes D6. Bishop D4. Bishop B7, castling, knight C6. So, dinadagdagan po yung pressure dito po sa may pawn, sa may E5. Kasi kung mapansin po ninyo, ang dami na nakatutok dyan. Yung knight sa may C6, knight sa may D7, yung pawn sa may D6. Tapos po yung bishop sa may G7. A3 po ang white para po ma-prevent yung talon ng knight dito sa may B4. Then, queen C7. Muli po, dinadagdagan yung pressure dito po sa may pawn, dito sa may E5. Okay? So, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Maraming salamat din po kay Mr. Dion Advincula. Siya po yung nag-suggest na gumawa po ako ng video tungkol po sa Alekhine's Defense. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like lang po ang video na ito. Paki-share din po sa mga kakilala ninyo na mahilig sa chess. Pakibisita din po yung ating Facebook page. Meron po tayong Facebook page. Newbie Chess Player din po ang pangalan. Stay safe po tayo, mga ka-chessmate, and have a nice day.